magseryoso lamang talaga ang Lakers, makaboltok, madami talaga silang sisibakin. Akalain mong tinalo nila noong isang araw ang Milwaukee Bucks nang walang LeBron, tapos nga tinalo na naman nila ang Memphis nang walang Davis. Kaya naman marami tuloy ang nangangamba at namamangha na rin sa mga ipinakikita ngayon ng Lakers, mga kaboltok. Tinalo kasi nila ang Milwaukee Bucks na may Big 3 less LeBron at Memphis less Davis. Noong isang araw din, napalabas na ng Lakers ang totoong laruan ni Dinwiddie. Tapos limang sunod-sunod na panalo na sila. Take note, mga kaboltok, unang beses na nanalo ang Lakers ng limang sunod-sunod na panalo. Ngayong season nga yan at pag ganyan ang ganyan ay talagang mamamangha pati ang mga fans nila. At dahil din diyan ang Lakers ngayon ang sinasabing pinakamainit na team sa liga sa West. Number 9 na sila sa West at isang laro lamang-lamang sa number 8 seed. Depende nga yan sa resulta ng Denver at Phoenix game. Kapag nagsunod-sunod na talo ang mga nasa ibabaw ng Lakers, tiyak na mapupunta ang Lakers sa top 5 or 6. At kung magpapatuloy naman ang pananalasa ng Lakers dahil sa ganda ng schedule nila, may posible nga talagang makuha nila ang number 6 spot. At sa laban ng Lakers at Memphis, mga kaboltok, parang easy win. Triple-double ang ginawa ng LBJ, leading scorer naman si Rui Hachimura. Maganda nga na pinakita ng mga player ng Lakers. Nananalo sila kahit wala ang isa sa kanilang all-star players. At silipin natin ang play na ito na ginawa nila, mga kaboltok. Ito yung matchup ng youngest versus oldest. Yes, mga kaboltok, 19 years old lamang yung nagbabantay kay LBJ. Siya ang pinakabata ngayon sa NBA, si Gregory Jackson. Samantalang kilala naman natin si LBJ, siya na ang pinakamay edad ngayon sa NBA. Pero sa matchup na ito, parang walang bata-bata kay LeBron. Isolation play ito, mga kaboltok, dahil nakita naman natin yung tatlong nakadilaw ay nasa labas lahat. Samantalang si Jackson Hayes ay nandito lamang para mag-abang ng rebound. At tingnan natin ang galaw ni LeBron, turning back the time. Nung mabasa niya na late na yung depensa, isang fade away jumper ang ginawa niya. At least being able to stay in that 7-8 spot. Youngest versus oldest, and oldest wins. James. Mga idol, aminin naman natin o hindi, bihira na ho ang gumagawa niyan sa NBA, fade away jumper. Kaya naman, sulitin na natin ang mga araw habang nasa NBA pa si LBJ. Sa ngayon, mga idol, 9 remaining games na lamang. Yan na lamang ang natitirang laro para sa Lakers at umaarangkada na dahil limang sunod-sunod na panalo. Kasama na nga ang panalo nila sa Memphis at mamaya nga may laro pa rin sila. Ang tanong, lulusot na kaya sila sa playoffs? Iyan naman ang ating susundan, kaya tumutok ka lamang at mag-subscribe na. Yon, mga idol, anong masasabi mo sa video natin for today? Mag-comment ka na lamang sa ibaba at huwag mo kalilimutang mag-subscribe. Kung bago ka pa lamang, bisitahin mo din ang ating Facebook page. Basketball Talk.